Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating awitin Inang Sakdal Linis. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, bilang mga anak ng ating banal na ina ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan sa Panginoon sa tulong ng kanyang panalangin. Dahil sa tayo ay hindi karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad. Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang iyong banal na anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, ginawa mo kaming iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid. Nagkasala kami sa iyo, mahabaging Ama. Patawarin mo kami, tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan mo kami, maawaing awa, Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak. Magsiupo po tayo. Noong nakaraang linggo, nakatanggap po ang mahal na ina ng laging saklolo ng 1,638 liham kahilingan at 1,810 liham pasasalamat. Siyam para sa pang-espiritual na mga biyaya, isa kapayapaan sa tahanan, dalawa pagkakasundo, 37 kalusugan at paggaling, 24 kaligtasan sa mga sakuna, 4 pagkakaroon ng anak, 2 tulong pinansyal, 6 pag-aaral, 14 pagpasa sa eksamen, 4 pagbiyahe sa ibang bansa, 2 lokal na trabaho, 2 trabaho sa ibang bansa, 23 pang material na biyaya at 1,680 para sa lahat ng mga biyaya. At narito po ang 1 liham pasasalamat. Dear Mother of Perpetual Help, gusto ko po taus-pusong magpasalamat po sa iyo sa pag-alalay sa akin mula noong ako po ay dalaga pa palang hanggang sa magkaroon po ng sariling pamilya. Hindi po naging madali ang lahat para sa akin ang buhay may asawa. Maraming pagsubok ang dumaan sa amin mag-asawa. I've been civilly married for almost 28 years at may mga panahon na gusto ko na bumitaw sa amin pagsasama. Pero sa bawat oras na sumusuko na ako,
At lagi po ako umiiyak sa iyo, lagi mo akong pinapaalalahanan, nandiyan ka lang lagi sa aking tabi at lagi pinararamdam na hindi ako nag-iisa. Maraming salamat po, Mother of Perpetual Help. Hindi mo hinayaan na sumuko ako. Finally, last December 26, 2022, nag-propose na siya for a church wedding. Naging matagal man ang pagkakataon na yun, pero alam ko po lahat po yun ay may dahilan. Salamat po din, Mother of Perpetual Help, sa patuloy niyo din pong paggabay sa aming mga anak. Naway patuloy niyo pong gabayan ang aking mga anak sa araw-araw. Ganun din po ang aking asawa na madalas po ay nasa malayong lugar. Ganun din po ang aking mga magulang at mga kapatid. Naway lagi niyo po akong paalalahanan kung ako man po nakakalimot sa inyo at sa mahal na Ama. I love you, Mama Mary. At ang liham po ay may lagda. Magsitayo po tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, iaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hintil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat ng dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po? Sana po lahat ay nasa mabuting kalagayan. Kahapon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating ina ng laging saklolo. At sana po siguro naman po lahat sa atin ay nakapag-nobenaryo or nakatapos ng siyam na nobenaryong araw. At sana ihiling natin sa Panginoon kung ano man yung ipinagdarasal natin sa siyam na araw na pagnunubina natin sa ating mahal na ina ay sana ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Sabi sa amin sa Bicol, may kasabihan, kung sisay pa ang makadiyos, iyo pa ang nagtitiyos. Sa Tagalog, kung sino pa ang makadiyos or malapit sa Diyos, ay siya pang nakakaranas ng paghihirap. Totoo po ba iyon? Try to reflect our life. Minsan, kahit gaano tayo kalapit sa Panginoon, kahit ang dami nating ginagawang pagdarasal, pero tila mas madami pa rin ang pagsubok na dumaraan. Parang mas malalim pa ang paghihirap na dumaraan sa ating buhay o kaya parang mas dumarami ang problema. At yan din ang gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Makakaranas tayo ng pag-uusig, tatalikuran ng sariling pamilya, kukutsain, kakamuhian ng iba, o di naman kaya ipapapatay at maghihirap. Is this the price for being a disciples of Jesus? Kailangan ba talaga nating maghirap kapag nagiging alagad ng Panginoon? Kailangan ba talagang dumanas ng pagsubok kapag susunod sa Kanya? Tunay nga na hindi mawawalan ng paghihirap ang buhay. We cannot escape life's suffering and in following Christ, we too will suffer. Pero sa gitna ng paghihirap na mayroon tayo, kaya ba nating maging tapat at patuloy na maglingkod sa Kanya?
Sana sa ating pananampalataya, sa ating pagsusumikap na maging alagad, hindi tayo sumuko. Sana mas lalong lumalim pa ang ating pagtitiwala sa Panginoon na sa gitna ng hirap, na sa gitna ng pagsubok, ay pupunuin tayo ng biyaya ng Diyos at punuin tayo ng Kanyang lakas. Hindi mawawala ang paghihirap at pagsubok sa buhay, pero tatandaan natin na hindi rin mawawala ang grasya at ang lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Ang mananatiling tapat hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Life may be difficult sometimes, or life may be full of uncertainty, but we must remember that our faith in Christ bear fruit if we persevere, if we endure to the end. Ang lahat ng ating pinagdaraanan sa buhay na ito ay magkakaroon ng bunga kung tayo ay mananatiling tapat at patuloy na magtitiwala sa Kanya. Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po tayo at ating awitin ng Birhen Maria, Tala sa Umaga. Panalangin sa nobena. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak. Sa tulong ng iyong panalalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos,
tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin, pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin at tinutugon niya ang lahat ng aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila. Tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adikain at mga adikain ng lahat ng naririto ngayon, mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay ng aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na numaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin para sa tahanan. Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Maigpit nawang bigkisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalinawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw na pagpapala, tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nazaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayoy maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan. Amen. Mga kahilingan sa ating ina ng laging saklolo, Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan, ipanalangin mo kami. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Kaming makasalanan ay tumatawag sa iyo. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang katulad mo, unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maging mapagpaumanhin at mapagpakumbaba kami tulad ng iyong anak na si Jesus. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matakot kaming lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin
Dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa sakramento ng kumpisal, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na tinuturuan kami ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at pagtitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patuloy na mag-alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng banal na komunyon, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal na pagmamalasakit sa iba, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming gawain, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patawarin namin ng buong puso ang mga nakagawa sa amin ng masama, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makakapinsala sa iba, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa ng mga obispo at mga pari, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na tumugon sa tawag ng Panginoon sa pagpapari at buhay relihiyoso, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pangalagaan at ingatan namin ang kalikasang kaloob ng Diyos, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang ipagtanggol namin ang dangal ng tao at kabanalan ng buhay mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang itaguyod namin ang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang magkaroon ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa ating mundo, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo na mga hindi pa nakakakilala sa Kanya, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, nangangailangan pa rin kami ng tulong ng Diyos, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang sa kamatayan, maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga mahal sa buhay, kami aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong anak, masintahing ina, ipanalangin mo kami. Tahimik nating idalangin ang mga pansariling hangarin. Sabay-sabay po tayo, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos. Maranasan nawa ng lahat ang walang hanggang saklolo ng Panginoon. Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging ina namin na laging handang dumamay sa amin. Loobin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Birheng Mahal.
Pasasalamat, Panginoong Hesukristo na nasa banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin, ikinalulugod ng Ama na ang buo niyang pagkadiyos ay sumaiyo, at sa pamamagitan mo, niloob niyang pagkasunduin sa Kanya ang lahat ng bagay. Loobin mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ng Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan at panibaguhin ang aming buhay. Sa pamamagitan mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay sa amin ng buhay. Nilikha niya ang lahat ng kahangahangang mga bagay para sa amin. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagsusugo niya sa iyo bilang siyang pinakadakilang tanda ng Kanyang pagmamahal na magliligtas sa amin at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng iyong ina upang maging ina namin ng laging saklolo. Hari nawang ang hindi mabilang na biyayang tinanggap namin sa pananalangin niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanya, ay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos at sa walang sawang pagdamay ng iyong ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan, ang karangalan, kaluwalhatian at pasasalamat ay mapa sa kabanal-banalang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga may sakit, manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga kapanalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman, ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Binigyan mo sila ng pagkain galing sa langit. Umhan ang lahat ng kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng maiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong bugtong nanak,
iniligtas mo ang tao. Lipos ng pagtitiwala naming ipinahayag ang iwagang ito sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsako, alang-alang kay Kristo ng aming Panginoon. Pagpupuri, purihin ang Diyos, purihin ang Kanyang Santong Ngalan, purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at taong totoo, purihin ang ngalan ni Jesus, purihin ang Kanyang kabanal-banalang puso, purihin ang Kanyang kamahal-mahalang dugo, purihin si Jesucristo sa Santisimo Sakramento sa altar, purihin ang Diyos Espiritu Santo ang mga aliw, purihin ang dakilang ina ng Diyos na si Maria Santisima, purihin ang santa at din narungisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang isposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga santo.